ay rated SPG. Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga Habang naglalakad-lakad nga itong sina Oscar at humihingi nga ng tulong sa mga dumaraan na sasakyan, ay sa wakas ay may isang sasakyan nga na huminto sa harap nila. At nang humingi nga sila ng tulong dito ay agad nga silang pinasakay nito. Iniisip nga na nga nagmamaneho dito na ito nga yung si President Oscar Hidalgo. So balit hindi naman umamin itong si Oscar pagkus ay sinabi nga niya na kamukha nga lang niya itong presidente. Patungo naman sa may norte etong sasakyan na ito, kung kaya't sinabi ni na Oscar na doon na lamang sila bababa nga. At nang makarating nga sa Ilocos Norte ang mga ito, ay biglang bumaba na nga etong sina Oscar at nagpasalamat nga dito sa driver. Nagikot-ikot nga sila at may napansin nga sila ng isang bahay na tila ba lumang luma na. Sinubukan nga nilang humingi ng tulong dito. Hindi nila malaman kung bakit tila ba napakagaangan ang loob nila sa bahay na ito. Sinubukan nga nilang kumatok dito, subalit napansin nga nila na walang sumasagot na tao ngunit bukas nga ang pinto. Sinubukan nga ni Oscar na pumasok dito upang nga doon na lamang kausapin sa may taas dahil naririnig nila na may mga tao nga dito sa may bandang taas ng bahay. Pagpasok nga nito ni na Oscar ay laking gulat nga nila nang nakita nga nila ang mga nakaupo na Task Force Aguila kung saan ikinagulat din ng mga ito ang pagkikita nga nila nito ni Oscar at napansin nga nila na tila ba hinang-hina nga itong presidente. Subalit itong si Cardo ay galit pa rin nga ang nangingibabaw. Ngunit sinabi nga ni Ambo na makinig muna sila bago nga magalit ito nga si Cardo Dalisay. Tuluyan na nga kayang pakikinggan ni Cardo ang paliwanag ni President Oscar. Magkakaayos na nga kaya sila sa pagkakaatong ito. Yan lahat guys ang aabangan nga natin dito lang sa FPJ Isang Probinsyano.